Good morning po. Good morning. Good morning sa ating pong lahat, mga kapatid. Kumusta po kayo? Good morning. Isang mapagpala, isang masaganang araw po sa ating pong lahat. Ngayon po ay araw po ng Linggo, July 17. 489 days na gawain po ng DMPAT. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Yan, dito na po kayo. Bagamat yung ating mga ibang kasama ay wala pa, pero I know and I believe na lahat po tayo ay very much excited this morning. Once again, dahil po mamamalas natin ang kabutihan ng Lord. Amen po ba? Praise God! Praise God! Praise God! Napakabuti talaga ng Panginoon. This morning po, sino po ang magsasabi na nung nakilala niya po ang Panginoon ay pinalitan po ng kagalakan ang kalungkutan sa kanyang puso? Amen. Yes, tayo pong lahat. Amen. Praise po. God. Pinalitan po ng Panginoon ng kagalakan ang ating pong mga kalungkutan. Hinawi ng Panginoon ang mga kalungkutan. Amen. Kaya sa ating pong panimula sa umagang ito ay praise God. Awit po tayo ng isang awit na nagsasabing ang ating mga kalungkutan ay pinawi ng Lord. Praise God! Praise the Lord! Hallelujah! At ang awit na nagsasabing magbibigay po tayo ng pasasalamat sa Diyos dahil karapat-dapat pong ibigay ang pasasalamat sa Panginoon. Yes, happy blessed Sunday morning sa ating pong mga kapatid. Nakapapasok lamang po sa ating pong devotion room. Praise the Lord! Awit po tayo sa Panginoon. Praise God! Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat pasasalamat. Ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Praise the Lord! Napakaganda po ng lyrics ng song. Amen po ba? Magbibigay po tayo ng pasasalamat sa ating Diyos. Hallelujah! Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Praise the Lord! Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Maganda po ng araw na ito. Napakasaya. Nag-uumapaw ang kagalakan po sa ating pong mga puso. Praise God. Sino po ang magsasabi po dito na ang kanyang pagmamahal ay patuloy na nag-aalab para sa ating pong Panginoon? Tayo pong lahat, amen po ba? Dahil karapat-dapat na ialay sa ating pong Panginoon ang papuri dahil siya po ay dakila. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We feel your presence in our midst this morning. Praise God. At nais po namin, Panginoon, na mag-alay sa inyo ng karapat-dapat na papuri. Patuloy niyo pong ilapit ang aming pong mga puso sa inyo, Panginoon, ang aming pong mga buhay. At hayaan mo, Lord, na patuloy na mag-alab sa puso po namin ang pagmamahal po sa inyo. Hallelujah. Awit po tayo sa Panginoon.
Karapat dapat ialay sa'yo, Jesus. Ialay sa'yo, Jesus, aking papuri. Aking papuri. Pagsamong mapalapit sa'yo, nag-aalap sa aking puso. Pagmamahal sa'yo, dahil ikaw lang ang Panginoon. Minsan pa po, karapat-dapat na ialay sa Panginoon ang atin pong taus-pusong pasasalamat at pagpupuri. Karapat-dapat ialay sa iyo, Jesus. Ialay sa iyo, Jesus, aking papuri. Aking papuri, pagsamong mapalapit sa iyo, pagsamong mapalapit sa iyo, nag-aalab sa aking puso, nag-aalab sa aking puso, pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa iyo. Dahil ikaw lang ang Panginoon. Sabihin, sabay-sabay po nating sabihin, dakila ka, dakila ka, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, ikay Diyos na banal. Ikaw ay Diyos na banal, sa puso ko'y maghari ka, dakila ka, hallelujah, dakila ka, sa'yo alay ang aking pagsamba. Minsan pa po, dakila ka, dakila ka. Ideklara po natin sa umagang ito, dakila ka. Ika'y Diyos na banal, ika'y Diyos na banal, sa puso ko'y maghari ka, dakila ka, dakila ka, Panginoon, dakila ka. Sa'yo alay ang aking pagsama. Hallelujah. Sa'yo alay ang aking pagsamba. Hallelujah. Tunay nga pong dakila ka, Panginoon. At wala pong ibang Diyos na karapat dapat tumanggap ng amin pong papuri at pasasalamat sa umagang ito maliban sa inyo. Itinatanghal, itinataas, dinadakila ka namin, Panginoon, sa gawain ito ng DMPAD. Wala pong ibang Diyos na naitataas, Panginoon, sa gawain ito maliban sa inyo. Wala pong ibang Diyos na nais po naming parangalan sa aming mga buhay maliban sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa dakilang araw na ito na minsan pang ginawa mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord, for 489 days na gawain po ng DMPAD. Maraming salamat po sa inyong katapatan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong kabutihan. Hindi po kami magsasawang magbigay ng aming pong pasasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat tunay nga pong kayo ay dakila, tunay pong kayo ay karapat dapat purihin at sambahin. Minsan pa nagpapakumbaba po kami sa umagang ito, Lord. Dalangin ko po na patuloy niyo pong pakabalutan ang buhay ng bawat isa. Pakalinisin niyo po, Panginoon, ang aming pong mga buhay, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. At gawin po ninyong kaaya-aya, Panginoon, ang aming pong mga buhay sa inyong pong harapan. Marami pong salamat, Lord, sa inyong pong kapatawaran. At alam ko po na sa umagang ito, sa aming pong pagpapakumbaba sa inyong harapan, ay iginawad niyo po sa amin ang kalinisan, Panginoon, ng inyong pong banal na dugo na nabubudoon sa krus ng Kalbaryo. And truly, O God, dahil kami po ay malinis sa inyong harapan, sa umagang ito, we believe that you can freely move in our midst. Holy Spirit, let be the programmer of this program this morning. Kayo po ang manguna sa amin pong gawain sa umagang ito.
At kung ano man po ang amin pong gagawin sa umagang ito, Lord, let your name be glorified. Let your name be exalted, O God, our Lord Jesus. At wala pong maibang maitaas maliban sa inyo, Panginoong Jesus. Patuloy po kayo maghari, O God, habang pinagkakatiwala po namin sa inyo ang nalalabing oras ng gawain po ng DM Pod sa umagang ito. Samahan niyo po ang bawat isa. Pabayaan po ninyo, Lord, sa amin po mga kapatid na wala pa sa amin pong devotion room. Patuloy niyo po silang kausapin. Patuloy niyo po silang i-convict, O God, that truly we have a divine appointment to you, Lord, every morning. At patuloy po, O God, that we are very much excited na meron po kayong gagawing dakilang bagay sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Marami pong salamat, O God. Tanggapin niyo po ang aming pong taus-pusong pasasalamat at ang pinakamataas na papuri, karangalan at kalwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise amen. God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Napakagandang umaga at napakamayamang presensya ng Lord ang ating pong nararanasan sa umagang ito. Amen. Alam niyo po, wala po tayong guest speaker po for today. I'm supposed to be si Pastora, pero dahil meron po siyang invitation na magpapahayag sa Pamplona Church this morning, kaya hindi po muna natin siya makasama ngayong umaga. Pero I believe that sabi nga po sa salita po ng Panginoon, all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Tunay nga pong wala pong aksidente sa bawat araw na ginawa ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Maging dito po sa DM Pod, ang bawat activities po natin, ang bawat ginagawa po natin sa araw-araw ay hindi po aksidente sa ating pong Panginoon. Kaya po, this morning, alam ko po na marami po sa atin ang nais magpasalamat sa Panginoon sa napaka-ganda, napaka-successful. Lahat po tayo ay napagpala sa pakikisaya at pakikigalak, no, sa celebration ng 50th birthday ni Sister Irene kahapon. Kaya bigyan daan po natin this morning ang ating pong mga patotoo, ang inyo pong mga naging experience. Nag-uumapaw po yung presensya ng Panginoon dun sa event kagabi, no? Amen. Praise God. Pauwi na po kami kagabi na aking mga kasamang umuwi ay talagang pinag-usapan pa rin po namin kung gaano kami na-amaze sa ginawa po ng Panginoon sa event na yon. Kaya praise God, mga kapatid, ibigay po natin ang nararapat na parangal sa ating pong Panginoon. Yan, sino po ang unang-unang magbibigay ng kanyang pasasalamat at patotoo sa ating pong Panginoon? Sister, mag-unmute lang po kayo. Sino po yan? Umaga po. Pwede po ako kasi may preparation din kami ngayong umaga eh. Sige po, Sister Lita, go ahead po. Okay. Good morning. Pinagpalang umaga po sa inyo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi enjoy na enjoy po tayo, kami lahat, lalo na po yung mister ko, nakasama ko kahit na hirap siya sa pag-akit panao. ang unexpected natin ay may elevator. Sabi ko, di balik, Lord, okay lang. Sabi ko, exercise po sa mister ko para yung heart niya is yung mag-healthy, gano'n. Awa ng Diyos, sa karaos po ang birthday si Sir Irene. Thank you. Lahat tayo na-enjoy, nandun lahat, nagkakita-kitaan, ang Rotary Club, ang BM Pod Family, ang Kumaris Club, at ang tawag to, NE namin, na nakita-kita na matagal na hindi nakita. So, thank you Lord, at si Sir Irene, natutuwa rin ako, kompleto ang family. At lahat po, tinapos din po namin, pero umuwi rin po kami kasi nga ngayong umaga meron kami activities, fellowship sa Muson, sa San Jose, Bulacan. So, pasayin siya ng sister training, i-occam po dahil I'm preparation po sa mister ko. Okay lang po. No, papaliguan po siya, ganun. Pero, and thank you talaga Lord sa lahat ng blessing, good health, nakauwi tayong lahat, kahit na hirap si Brad Pitt. Caring talaga niya. Caring talaga po. Talaga si Lord, hindi tayo pinababayaan. Talagang walhati kami nakarating. Thank you sa lahat. Lahat sa mga invite ni Sister Irene. Saka mga food. Lahat po. Thank you very much. Salamat po. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. First time kong na-meet si Sister Lita kahapon for the first time sa after ilang months na nasa virtual ay nagkita din in person. Yan. Praise God.
Naganda. Very beautiful lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, sino pa po? Ako po. Yes, ang ating pong couple of the night. Yan naman. Yan, sige po, sis. Ako din, magbabalik pa salamat kay Lord. Una kasi, maaga pa lang. Ay, nung isang araw pa lang. Na-share ko na to, pero i-share ko lang ulit kasi talagang na-amaze din ako sa ginawa ni Lord nung araw na yun. Diba nung isang araw, masakit ang toe ko talaga during the practice dahil di natanggal yung pinatanggal ko ingrown. Pagdating ilang beses kami pabalik-balik doon, lahat ng ipalo na pinagtanggal. Hindi tinanggap kasi ginalaw na raw ng iba. So ang ginawa namin, nakiusap kami doon sa taong nakakaalam ng bahay na nag-pedicure sa akin. Pinabalik-balik siya doon, hindi maaabutan. So ang ginawa ni Steve, pagdating na alas 5 ng hapon, pinuntana niya. Hindi niya alam kung saan nakatira yung tao yung manicurista. So ang nakasalubong niyang unang-unang-unan yung tao na tanungan, kasama pa namin sa dance. Si Sis Lourdes, taga doon pala. So tinuro niya, siya ang magtagtyagang pabalik-balik doon. Sa akin, ang patutukulan doon talaga, wala ang kahit anong gawin mo, magdasal ka lang kay Lord na kung sinong siya na rin mismo ang taong magpapadala ng taong tutulong para sa iyo. Ayun nga, alas 10 ng gabi, dumating yung manicurista na tanggal yung ingrown ko. Ayun, nakasayaw kong maayos kay Sis Iris. Alas 12:30 na kami nakauwi, sis. Kasi nga, nagkape pa kami sa McDonald's. Tapos, yes. Gaya nga ng kwento ni Sis Tita, kami rin walang humpay ng kwentuhan tungkol sa event. Masayang-masaya kami. Nagpapasalamat din sa buhay ni Sis Irene at kami ang nanalo. Yan po. Thank you. I love you, Sis Irene. Happy birthday ulit. Amen. Praise God. Unexpected ba, Sister Raquel? Oo nga. First time. Star of the night din si, di ba? Si Brother Steve. Oo nga. Nakahakot. Hakot talaga ang kanilang mga award. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Napakaganda po yung sinabi ni Sister Raquel na pag tayo po ay nanalangin sa Panginoon, yung mga panalangin po natin, even the persons na hinahanap, ay talagang magpapadala ng Panginoon. Siyempre nga, meron silang dance number. Hindi naman, mahirap naman na hindi niya ma-share yung kanyang pre-practice sa atin, di ba? Napakagaling ng ating po mga kapatid sa kanilang dance number kagabi. Praise the Lord. Sige, may nagtataas po ng kamay. Sister Cel, ikaw po. Go ahead po. Ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi nga isa ako sa sumaksi sa napaka-successful na golden birthday ni Sister Irene. Kasi sobrang galak ko talaga kagabi. Tsaka nung super excited din akong umatid ng kanyang birthday. Kasi nung kagabi, talagang ang gandang-ganda talaga ni Sister Irene talaga. Sabi ko parang ano siya, parang fairy tales ang ganda-ganda niya, parang yung Barbie na sumasayaw din sa dancing. Ganun ang parang figure ko sa kanya, ang ganda-ganda ng aura niya. At saka ang bata-bata ng itsura, wala sa 50. Manghang-mangha talaga ako kay Sister Irene. Hindi lang siya sa kagandahang panlabas, kundi sa kagandahang panlabas niya talaga. Lahat ay inaalala niya sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya ang Panginoon talaga ay siklig ang maapo, ang bendisyon na itinapag sa loob sa kanya. At nakikita naman talaga, hindi naman sa kabuhayan siya pinapagkalooban ng Panginoon, kundi pati sa kanyang personal na buhay. Tingnan nyo na naman natin sa 50, hindi talaga 50, parang 30 to 35 lang. Sabi ko, ang ganda. Mangang-mang talaga ako. Praise God. At nakasama po ako na sumaksi sa napakagandang successful talaga niya. Birthday. Thank you.
Lord. Yun lang po. Amen. Praise God. Lahat po tayo, yan yung naramdaman natin kahapon, no? So yung mga hindi pa po nag-50 po dito, sana all, pagdating ng 50, ganun pa rin ang aura, no? Hindi halatang 50, praise God. Because of the glory of God, na patuloy pong ibinababa sa kanyang buhay. Praise the Lord. Napakaganda po na lahat po tayo, sabi mo nga Sister Sel, we are so blessed and amazed that we are being part of that event kagabi. Praise God. Alam ko na hindi lamang po yung physical na nakita po natin, pero alam niyo po, namangha din po kami sa, alam ko kayo din, sa mensahe na binigay sa atin ni Pastora Ben kagabi. Napakaganda. Sabi ko nga nung pauwi na kami, yung, alam niyo yung mga pastors po natin kapag may mga ganitong event, yung talagang pinag-prepare at saka pinag-isipan po nila yung ano ang isi-share. Napaka-iksing exhortation, pero sa tugmang-tugma doon sa activity, sa event po kagabi. Kaya sobrang amazing po talaga ang kabutihan po ng Panginoon. Yan, praise God. Nagtataas po ng kamay si Sister Juliet. Go ahead po. Ay, good morning po sa inyo. Magpapasalamat lang po ako kasi naging, eto naman hindi yung ano ha, event ni Sister Irene. Okay lang po, kahit ano po, pasasalamat po sa Panginoon. Pasasalamat ako at naging successful din yung event ng pamangking ko. Nagninang kami sa San Pablo, kaya hindi nga ako naka-attend sa birthday ni Irene. Nagpapasalamat ako kasi nakauwi kami ng matiwasay. At ako'y nalulungkot kahit hindi ano, dahil hindi ako naka-attend sa birthday ni Sis Irene, pero nahabol ko pa rin yung FB live niya. Gusto ko na lang pumunta eh, kaya lang talagang napagod ako sa pagda-drive. Ang layo kasi noon. At saka tuwan-tuwa ako at nagpapasalamat na nalo yung kabiwan ko. Thank you, thank you. Lucky na nandiyan ako. Isa ako sa tuwan-tuwa. Thank you, thank you. Sige, congrats sa inyong mag-asawa. Happy thank birthday, Irene. Praise God. Nasanay kami, Sister Juliet, na lagi kang kasama sa mga event. Kaya pansin-pansin na pag wala ka, mapapansin talaga na wala ka. Praise Queenie, God. Iingi lang ako ng ano pala, ng dasal. Kasi hindi ako makakilos kasi may frozen shoulder ako. Hindi ko maitaas. Napagod po yan sa pagda-drive, sis, no? Sa sobrang layo. Sige po, ipag-pray natin. Ipag-pray po natin yan sa ating pong closing prayer mamaya. Praise God. Sige, sino pa po bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon sa ating pong devotion po? Last na lang po. Sister, ako si Trini. Sige po, Sister Ses. Okay, good morning sa inyo mga kapatid. Actually, kagabi, talagang grabe ang ng Holy Spirit na mga ka-attend ako kay Sis Irene. Actually, yung di ba may pasok pa po ako hanggang 4:30 yung pasok ko. Pag-uwi ko, ang lakas ng ulan. Tapos yung asawa ko kasi nasa kabinte. So iniisip ko, paano ako makakapunta? Kasi umuwi ako ng dito sa amin, sa Binyang. Iniisip ko, paglabas ko, lakas-lakas ng ulan, magpapaganda ako. Sabi ko, useless. Sabi ko, saan ako? Kasi ang bala ko, magpunta ako ng parlor. As if, gusto ko maging maganda kasi gusto ko makita ko naman, maaano naman ako. Pero hindi yun, inano talaga. As if, alam mo, dumating ang asawa ko, baka 7. Dati na ang nagluloko nga sila na matraffic daw sa Kalamba. Nagtitext na ako kay Sis Trini na, sorry, hindi talaga makakatin. Pero tingnan mo po, after nandito sila, yung kapatid niya, marunong mag-makeup. So, makeupan mo nga ako. Pero hindi pa naisip namin yung sumang. Sabi ng asawa ko, hindi ako pupunta doon kasi pagod ako or ganun. Pero dahil may nagtitext din sa akin kasamahan din doon, dahil yung Philippine Welding Society po ay member po ang asawa ko. Pero hindi lang yun. Ang nasa isip ko, nagpunta ako, nagdasal ako, sabi ko, Lord, sa kung papupuntahin niyo ako doon sa kay Sis Irene kasi gusto ko makita si Sis Irene pati kayong group ng mga DMPad at ma-witness ko talaga ang birthday niya kasi minsan lang naman itong 50th birthday niya. Tapos yun,
God talaga, si Lord talaga ng tinatch yung asawa ko. Kita ko nagbihis po siya. Kahit sabi ko, ka-t-shirt ko, okay lang. So, to make the story short, kumain pa kami sa Estrella. Kasi tinatanong na nga, Sister Trini, kung nasaan ako. Sabi ko, apunta na ako dyan. Na traffic, kasi bumanda ang panahon. As if nakarating kami quarter to ten. Parang ayoko nang umakyat dun sa taas. But then, the Lord nga, naramdaman ko yung mga ginagawa doon, lalo na yung may worship, may kahit kung paano yung prayer natin, ang gagaling na yung mga pastor natin. Tapos yung asawa ko, naramdaman ko din yung nagkakanta tayo. So, thank you, Sis Irene. I love you. Happy birthday. And thank you, Sister Trini. Nakita kita. Tsaka yung mga ganda nating na mga golden girls na nagsayaw. Ang tuwang-tuwa ko na naabutan ko yun. So thank you sa inyo. Salamat. At sana magkita pa rin tayo. So God bless po. Amen. Praise God. Talagang the Lord can make a way where there seems to be no way. No? Sabi po ng isang awit. Nandun po yung desire ni Sister Cess na makasama po tayo sa celebration at niloob po ng Panginoon na maka-attend po sila kahit na medyo late na, pero may naabutan pa din naman. Ayan, praise the Lord. Sige po, tayo po ay meron pa po ba? Last na lang. Trini, pwede po salita. Sige po, Sister Jenny. Ako po, nagpapasalamat, nagpa-praise kay God na nakilala ko kayo kagabi, si Sis Susan, si Sis Vivian, personally na meet ko na kayo na hindi yung ganito lang na virtual. Tapos natutuwa rin ako sa nangyaring birthday party ni Sis Irene kasi hindi lang siya yung ordinary party, talagang yes. Naging praise and worship para sa Diyos sa buong buhay niya, kumbaga. So parang nakaka-inspire na yung buhay niya na naging talagang nag-serve para sa Diyos. So parang happy ako na nakikita ko yung ganung, kumbaga first time nakakita ko ng ganung event na parang hindi lang siya ordinary party, kundi talagang pagpupuri, pagpaparangal sa Diyos sa buhay ni Sis Irene. Yun lang po, salamat. Amen. Praise God. Tama ka po, Sister Jenny. Sabi nga namin, parang naging concert. Kasi naging may song, may dance, may praise and worship. Kaya nakakatuwa po talaga. Sobrang sa words nga, hindi natin ma-express yung joy na naramdaman po natin. And then, of course, isa pa sa atin po mga taga-DM pa na nagkita-kita po, Sister Jenny, first time ko rin siyang makita kahapon. Praise the Lord. Ayan, meron pa po bang hahabol? Gusto magpasalamat? Sister Trini. Sige po, Sister Irene. Ayan. Praise po ang Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Tatawagin na sana kita Grabing pagpapala ng kagalakan po. Hanggang ngayon po, nag-uumapaw. Yun po yung word, nag-uumapaw. Nag-uumapaw na presensya at kalapitan ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Ang celebration pong ito ay hindi lamang para sa isa, no? Kundi para po sa ating lahat. Pagse-celebrate po ng kabutihan ng Panginoon at nagpapasalamat po ako sa Diyos na ito po'y tinupad yan. Hindi na ako makapagal. Tinupad ng ating Panginoon. Hallelujah. Napakaganda po talaga ng ginawa ng Lord kagabi. No, at lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang presensya po, no? Talagang yes, sobra. Sobra po, sobra po talaga. At nilid po ng Lord. Thank you po. In order, lahat-lahat po, no, ang buong programa po ng birthday celebration. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, mga ka-DM pad. Hindi ko man po kayo closely na nakausap or mabilis lang po, pero alam ko po na ramdam niyo po kung gaano po ako lubos na nagpapasalamat sa buhay po ng bawat isa na nanggaling pa po sa iba't ibang lugar, effort po na pumunta po sa venue, pinaghandaan po, no, naglaan ng oras ng panahon upang magayos po upang
makapag-join po dun sa team ng Great Gatsby. Ang gaganda niyo pong lahat kagabi. Magaganda pong lahat ang ano no, ang aura po ng bawat isa po sa atin. Sobrang nakaka-amaze po talaga yung ginawa ng Lord. Thank you po sa lahat-lahat po, no, sa lahat-lahat ng mga kaganapan, sa lahat-lahat po. At alam ko po na hindi lamang po dito magtatapos, mga kapatid, ang gagawin po ng ating Panginoon na mga kamangha-manghang bagay. Personally po, nais ko pong magpasalamat sa inyo pong lahat. Thank you po kay Sister Ana Clemente. Sister Ana, yung kanya pong nakita niyo po yung inupuan ko doon na pang queen na golden chair. Thank you po, Sister Ana. Mamaya ko po isusole. You're welcome, sis. Napakaganda po. Sobrang happy kagabi na maos ang kakat. Wala ba, sobrang overwhelming talaga. Nakita natin yung mga nasa Zoom, nakita lahat. Sobrang happy kami sa'yo, sis, talaga. May napagod. Praise the Lord. Glory to God po. Maraming maraming salamat po. Pwede niyo pong balikan yung ano yung FB live po noon. Nakasave po yon sa group. So pwede pa pong uling mapanood. Ayan, thank you so much po kay Ninang Mila po. Naku, hindi man tayo Ninang Mila nagkaroon ng pagkakataon kagabi no, na magkaroon po, malapitan po kayo, pati po kay Brad Pitt. Yan, pero alam ko po na ang puso po natin ay sobrang lapit po sa isa't isa. Maraming salamat po sa inyo pong pagpunta. Salamat po, hindi ko man po maisa-isa na ang inyong mga pangalan. Alam niyo po kung gaano po ako lubos nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa, mga kapatid. Grabe po talaga yung regalo po ng Panginoon. Yung reward and gift po ng Lord po gabi. Grabe, nag-uumapaw yes. Po talaga yung kanyang pag-ibig, yung kanyang katapatan, yung kanyang pagyakap, damang-dama po ng lahat. At higit sa lahat po, salamat po sa akin pong mga mahal sa buhay. Sobra pong nakaka-touch po. Nakaka-touch po talaga. At pinadala po ni Lord, no? Yung iba't ibang mga tao na dumating sa buhay ko magmula, no? Hanggang ngayon. Hindi ko po ina-expect yung iba na makakapunta po sila. Purihin po ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Tanging sa Kanya lamang po ang lahat ng karangalan, lahat ng kaluwalhatian. Salamat po sa buhay po ninyo. Mga kapatid, salamat, salamat, salamat po. To God be the glory po, and God bless each and everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God. Si Sister Desaida din pala kahapon, ano? First time ko din siyang makita. Alam ko na sa pagpauwi pa lang siya ngayon, kaya hindi natin siya kasama. Praise the Lord. As the Holy Spirit leads us this morning sa atin pong gawain, ay meron pa pong ilang minuto. Meron pa pong, I think, kapapasok lamang po ng mga kapatiran po natin. Baka gusto niyo pong magpatuto. Meron pa po bang hahabol? Praise God. Meron pa po bang gustong magpasalamat sa Panginoon? Wala na po? Ako po. Sige po, sis. Go ahead, Sister Vivian. Yes, sis. Happy birthday uli. Extended din, no? Extended. Sobrang saya talaga. Nag-uumapaw yung saya kahapon. Pasensya na kayo yung boses ko. Eh, parang kami ni sis Ana. ang sarap talaga na... Ngayon lang ako talaga naka-attend ng birthday na talagang kasama si Lord. Yung sinama siya sa okasyon. Sobrang mapifeel mo talaga. Halos talaga yung mga yung Holy Spirit mararamdaman mo sa bawat aminsahe ng nagsasalita para kay Sis Irene. Talagang yung entrance pa lang ni Sis Irene mula nung dumating siya eh. Talagang mapifeel mo na eh. Na nag-uumapaw yung Holy Spirit na nando dun sa loob ng venue. Bawat mensahe, mapifeel mo,
tumatagos sa puso, maluluha ka. Nakikita ko talaga, tinitingnan ko yung mga guests na talagang nagpupuna sila ng luha eh. Kasi talagang yung mensahe, para kay Sis Irene eh, pero parang tumatalab sa atin. Kasi nanggagaling yun sa ating Panginoon. Yung mensahe para kay Sis Irene, yung mga taong nagawa ng mabuti ni Sis Irene, lahat. Kaya sobra-sobra yung pagpapala kagabi. Ayun yung kasiyahan, talagang pinahintulutan talaga ng Panginoon. Yun nga, malakas ang ulan, pero nakarating yung iba. Yun, na-meet ko rin si Sis Jen. Sis Jen, di tayo nakapag-picture. At saka si Seth. Kasi si Seth, ayan, naka-background kami sa picture ni si Seth. Tuwan-tuwa po talaga ako na na-meet ko sila, si Ninang Mila, sila Sis Lita, Sis Brother Pete. Sobrang saya po, pati po yung grupo talaga ng DM Pad Kumaris. Nagkita-kita po tayong lahat. Happy birthday ulit, Sis Irene. God bless you more. I love you. Thank you po. Love you all po. Amen. Praise God. Trending po eh ang birthday ni Sister Irene kagabi, yung mga hashtag, no? Lahat pag-post, pag-check mo sa Facebook, talaga yung hashtag Irene Grateful at 50, yun yung makikita mo. Praise the Lord. Dapat may Twitter din pala, Sister Irene, no? Twitter party. Di ba ganun pag may mga event may Twitter party, pero alam ko po na hindi lamang po tayo ang nag-party, sinamahan po tayo ng mga anghel. Totoo, Sister Vivian, yung entrada, yung pagpasok. Opo. Tapos napaka-solemn, no, yung lahat tahimik, tapos nakatingin, dinadamdam mo, tapos yung unang bungad ng salita ni Sister Irene na wala akong ibang gustong gawin sa gabing ito. Alam mo, Sis Irene, baka hindi mo pa po nakita, pero alam mo ba, sa Facebook kagabi, may mga nag-quote ng mga words mo. Mamaya makikita mo yung mga tags sa'yo. Oo, praise God. Parang alam nyo yung pag may mga event, tapos may kinu-quote sila na part dun sa speech. Ganon yung nangyari din kagabi. Kaya tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Kung paano na tayo ay nag-uumapaw yung kagalakan sa ating puso, alam ko much more yung kagalakan sa puso ni Sister Irene. At higit sa lahat, yung kagalakan sa puso po ng ating pong Panginoon. Kasi totoo po na hindi lang tao ang binigyan natin ng honor sa celebration na yun, but much more, the Lord was blessed, the Lord was exalted in that situation, no, sa event na yun. Tama si Sister Vivian, madalas kasi sa mga parties, ay mga party-party lang, pero ito po kakaiba po talaga. It's, kumbaga, it's a Holy Spirit-filled event ang nangyari po kagabi. Kaya alam ko po, tayo pong lahat ay pinagpala. Kaya sa umagang ito, basahin ko lamang po yung ating pong, at gusto ko po, alam niyo po, tugmang-tugma ang mga words na ito sa ating pong, medyo maaga pa naman po mga kapatid, kaya basahin po natin ang Proverbs chapter 17, Kawikaan chapter 17. Ito po ay mga words of wisdom, kaya mainam po na ito po ay pagbulayan po natin. Praise God. Pwede ho bang mahilingan po tayong magbasa, mga kapatid, kahit tigpa 5 verses po? Sino na po ang ready? Kawikaan chapter 17. Yes, sis. Sige po, Sister Vivian. 1 to 5? Apo. Sige po. Sino pa pong ready? 6 to 10? Sister Cel, ready ka na po? Okay, sir. Sige po, 6 to 10. Sino pa po? Ako po. 11 to 15, Sister Raquel. 16 to 20? Sino pong ako ready? Sis Trini, ako po. Sister Ruby Chongson, 16 to 20? 21 to 25, sino po? Sige, sa 21 to 22 hanggang dulo, ako na po. Praise God. Sige po, umpisa na po natin. Kawikaan 17, verse 1. Ang kaunting pagkain na pinagsasaluhan ng may kapayapaan
ay higit na mabuti kaysa sa maraming pagkain ngunit may alitan. Two, pamumunuan ng marunong na lingkod ang nakakahiyang anak ng kanyang amo at sa kanilang mamanahin, makakabahagi pa ito. Verse 3, sinubok ng Panginoon ang puso ng tao katulad ng pilak at ginto na sinubok sa apoy kung ito ay tunay o hindi. Or, ang taong masama ay gustong makinig sa kapwa niya masama at ang taong sinungaling ay gustong makinig sa kapwa niya sinungaling. Verse 5, ang kumukutya sa may hirap ay inaalipusta ng ang kanyang mandilikha. Ang taong nagagalak sa kapahamakan ng iba ay parurusahan. God bless the reading of His word. Verse 6, ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Verse 7, ang pinong pananalita ay di mahahanap sa mangmang, ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Verse 8, sa paniwala ng iba, ang suhol ay parang sa lamangka. Kaya lahat ay makukuha kung may pansuhol ka. Verse 9, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan. Ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Verse 10, ang matalino'y natututo sa isang salita, ngunit ang mangmang ay hindi. Hampasin mang walang awa. God bless the reading of His word. Verse 11. Lagi naghahanap ng gulo ang taong masama, kaya ipadadala laban sa kanya ang isang taong malupit na magpaparusa sa kanya. Verse 12, mas mabuti pang masalubong mo ang isang osong nagawa ng anak kaysa sa hangal na gumagawa ng kahangalan. Verse 13, kapag kasamaan ang iginanti mo sa kabutihan ng ginawa sa iyo, palagi may masamang mangyayari sa sambayanan mo. Verse 14, ang simula ng away ay katulad ng butas ng isang dike. Kailangan tapalan bago lumaki. Verse 15, kasuklam-suklam sa Panginoon ang taong nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpapalaya sa taong may kasalanan. God bless the reading of His words. Amen. Verse 16, walang kabuluhang pag-aralin ang taong hangal sapagkat hindi naman niya hinahangad ang matuto. Verse 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Verse 18, ang taong nangakong managot sa utang ng iba ay kulang sa karunungan. Verse 19, ang taong gusto ng kasalanan ay gusto rin ng kaguluhan. At ang taong mayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Verse 20, hindi uunlad ang taong baluktot ang pag-iisip. At ang taong sinungaling ay dadanas ng kasawian. God bless the reading of His word. Praise God. Verse 21, ang anak na hangal ay nagdudulot ng kalungkutan at kabiguan sa magulang. Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa katawan, ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Verse 23, ang taong masama ay tumatanggap ng suhol upang ipagkait ang makatarungang hatol. Ang taong may pangunawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang isip ng mangmang ay pagalagala. Verse 25, ang anak na hangal ay nagdudulot ng kapaitan at kalungkutan sa kanyang mga magulang. Hindi mabuti na parusahan ang taong matuwid o ang taong marangal. Ang taong marunong at nakakaunawa ay maingat magsalita at hindi padalos-dalos.
Kahit ang mangmang ay parang marunong at nakakaunawa kapag tahimik. God bless the reading of His words. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakaganda po ng Proverbs chapter 17 at ang dami po natin ditong matututunan sa salita po ng Panginoon. Gusto ko lamang pong i-quote yung ating po dito po sa verse 6. Ang sabi po dito, karangalan ng mga lolo't lola ang kanilang mga apo, gayon din naman karangalan ng mga anak ang kanilang mga magulang. Praise God. Alam niyo po, gusto ko lamang pong i-relate po ano, yung verse na ito sa katatapos lang na 50th celebration Sister Irene sa kanyang birthday. Kasi nakita po ninyo doon yung speech no ng kanyang mga anak. Sabi po, karangalan ng mga anak ang kanilang mga magulang. Walang ibang isinabi yung kanyang mga anak, kundi they praise her for being a wonderful mom. At hindi lang po basta sa physical na aspect, kundi sa bawat aspeto ng kanilang mga buhay, yung mga sinabi nilang all the sacrifices, hindi napagod, nagsawa, nagawin ang lahat para sila po ay mailapit sa Panginoon. At sobrang na-amaze po ako dun sa kwento ni Geraldine, yung sa 2017 pa na nagkaroon po ng dream si Sister Irene, na sinabi niya na ito pala yung katuparan ng dream na yon, no? Imagine po ninyo na i-prepare pala ng Panginoon way back 2017 yung event na yon para patunayan po ng Panginoon yung kanyang lalo pa pong kamanghamanghang kabutihan sa kanilang buong pamilya. And syempre, sabi karangalan ng mga lolo't lolo ang kanilang mga apo. Alam naman po natin kung gaano ka-proud no, si Sister Irene na maging lola. At sa bawat isa po dito na mga lola na, no, kung paano po ninyo na inaalagaan sobrang inyong mga apo. Sabi nga, minsan, ang magulang daw ng mga bata at saka ang lolo't lola ay minsan daw nag-aaway kasi sobrang spoiled. Tama po ba yan? Sobrang spoiled daw po ang mga apo sa mga lolo't lola. Totoo. Yes po, totoo praise po yan. God. Alam nyo, no, napakabuti yeah, po ng sir. Panginoon. Sa salita po ng Panginoon, nandito po lahat po yan, no? Karangalan ng mga lolo't lolo ang kanilang mga apo. Kaya una po kayong nagiging proud sa mga success ng inyong mga apo. Praise God. Meron pa po dito sa verse 17. Ayan. Napakaganda po nitong verse 17. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at nagkakaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Na ang dami din po sa mga testimonies po ng mga nagsalita kagabi kung paano. Kahit dito sa gawain po ng DM pad natin kahapon, di ba sa activity po natin na nagpatotoo kung paano si Sister Irene ay naging bukas palad. Yan ang word ni Sister Ruby Lacuna kahapon. Eh, bukas palad sa pagtulong. Si Sister Roseline, ganun din po sa mga iba pa po dito. Not only in the financial aspect, not only in the physical aspect, but most of it sa spiritual aspect, no, na nagkakaroon po tayo ng mga kaibigan nagmamahal sa lahat ng panahon. Dito po sa gawain ng DM pad, lahat po tayo magkakaibigan. Amen po ba? At sabi po dito ay nagkaroon tayo ng kapatid. Amen po. Hindi man po tayo magkakapatid sa laman, pero magkakapatid po tayo sa espiritu dahil meron po tayong iisang ama, ang ating pong Diyos Ama sa langit. Amen po. Praise the Lord. At ang sabi pa po dito sa verse 22, napakaganda. Exercise po natin ito mga kapatid sa verse 22 bago po tayo dumako sa ating pong closing prayer. Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa katawan. Praise God. Ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Ayan, gusto niyo pa po bang maging malungkot? Hindi na. Hindi na. Sabi nyo kagabi, mga namaos kayo dahil extended pa yung pagiging ano natin, yung pagiging masaya. Minsan masakit sa panga kasi parang hindi mo maampat yung lagi kang nangiti. Kaya mga anak ng Diyos, hindi po
hindi po minsan halata na may mga problema. Kasi alam po natin, ang verse na ito, ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa ating pong katawan. Kaya laging nag-glow ang mga anak ng Diyos, no? Iba yung aura. Amen. Iba yung aura ng mga mukha. Amen. Kasi laging masaya. Especially na lagi po nating nararanasan ang presensya ng Panginoon. Lagi nating nararanasan ang pagmamahal ng ating pong Panginoon sa ating pong lahat. Ayan, praise the Lord. Sige po, sa umagang ito, tayo po ay darako na sa ating pong closing prayer. Siyempre po, huwag po ninyong kalimutan kung gusto niyo pong balikan ulit itong Proverbs. Ang gaganda po ng mga kawikaan na ito, marami po tayong mapupulot na aral. Ang ating pong aha po for today, 2 Timothy chapter 2, verse 23. Huwag niyo pong kalimutan gawin ang ating pong mga aha. And of course, mamaya pong 10 a.m., meron po tayong worship and healing service sa JIL Golden Acres. 10 a.m. po, naka-FB live po tayo. Or sa mga gusto pong pumunta in person, we are very much welcome. Magkita-kita po tayo muli mamayang 10 a.m., mga kapatid. Siyempre, bukas, alam po nandyan po kayo ulit. Amen? Praise the Lord. Evening. Sis? Makakarating din po kami dyan one time. Yes, praise God. Darating po tayo dyan, Sister Ruby Lacuna. Lagi po kayo, ko po kayo nakikita virtually. Lagi po kayong umaten sa ating pong 10 a.m. service. But then, the Lord is willing, magkita-kita po tayo muli doon sa mismong worship hall ng JILGA. Magkakasama po tayo magpuri sa Panginoon. Praise God, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay darako na sa ating pong pangwakas na panalangin. Hallelujah. All the glory. Yes po? Si Ninang Mila. Ay, opo Ninang. May gusto po kayong sabihin. Sorry po, hindi ko po kayo napansin. nakikita ko lang po kasi yung nasa aking screen. Sige po, go ahead po. Pahabol lang po kasi ramdam na ramdam ko yung sinasabi ninyo na presence of the Lord doon. Kasi po, nung pumunta kami doon, na-traffic kami. Traffic po talaga. Tapos po, pagbaba namin sa parking, lakas-lakas kasi ng ulan, hindi kami makatawid. Ngayon, si Brother Pete, isinakay pa namin sa tricycle. Kasi hindi siya makakalakad, maputik na, kasi nga malakas ang ulan. Pagkatapos, nag-tricycle sila ni Sister Lita, hindi ba kabila lang yon yung parking, tsaka doon. Mm-hmm. Ako naman, sabi ko kay Sister B, lika na, lika, tayong dalawa sa payong. Kasi si Ninong Ray, hindi naman agad nakapark kasi wala namang parking. Gusto, doon kami sa malayo-malayo magpapark. Sabi ko doon sa nagpapark, yung nagpapaano doon. Pwede pong makiusap kasi dalawa po kaming PWD. Kung doon nyo po kami papaparkingin, mahirapan po kaming maglakad. Sabi kong ganun. Baka pwede pong makiusap, isingit nyo na lang kami. Nangyari po, nagtatakbo yung in-charge. Pinilit kaming maisiksik sa isang lugar. At sabi ko nga, damandama ko yung plano ng Panginoon na kasi puno na, na isiksik pa rin kami. Pagkatapos po, pagdating doon, wala pong mag-aakay sa aking pataas doon. Sabi ko, saan po yung elevator sa third floor daw kami? Ang sabi, ay sira po, mami, yung elevator. Aakit po kayo ng third floor. Ano? Sabi ko, ano? Aakit ako ng third floor? Sabi ko, paano ako aakit doon? Sabi ko, Diyos ko, Panginoon ko, sabi ko, paano ako aakit doon? Alam niyo po ba, ang Panginoon may pinadalang tao sa akin? May lumapit na lalaki sa akin, matangkad na lalaki, mistisuhin. Sabi niya sa akin, ma'am, sabi niya, ako na po yung aakay sa inyo para makaakit kayo dun sa third floor. Iniiwan ko na Sister Ruby kasi na-register ko na sila tsaka si na Brother Pete. Binigay ko na yung mga number nila. Eto na, may nagpresinta na padala na si Lord para iakit ako. Dali-dali akong
humawak na doon sa mama. Pagkatapos, yung sabi ko, Panginoon ko, sabi ko, sana po third floor na. Sabi sa akin, ma'am, hindi po, isang floor pa po. Ay, nakagano'n ba? Isang floor pa? Ako, Diyos ko, Panginoon ko, sana po makaakit ako. Sige na po, sabi ko, sana makaakit po ako. Tapos, alam niyo ba, hanggang hindi ako nakakaupo dun sa loob doon, hindi ako binitawad ng mama. Kaya sabi ko, yung mamang yun siguro padala ni Lord. Kasi si Brother Ray, nandun naman na nag-aasikaso ng sasakyan. Walang mag-aakay sa akin. Pagkatapos ng pauwi naman, nauna na naman si Ninong Ray doon sa parking. Kasi daw para daw pagdating namin, nakaready na yung sasakyan doon sa baba. Meron na namang isang nagpresenta kasi hindi ako makahakbang pababa. Sabi, ay, mami, sabi, mami. Sabi ganun, mami, ako, alalayan kita, mami, huwag kang mano. May nagbaba na naman sa akin sa hagdanan. Kaya talagang totoo po, blessed tayo lahat talaga. Talagang blessed po tayo. Biro nyo, may mga pinapadala pang tao na para iakyat ako doon sa third floor at ibaba sa ground floor. Biro nyo yun, ramdam na ramdam po talaga yung kasiyahan ng kalooban ko na kahit saan ako pupunta, eh kasama mo si Lord, eh talagang makakaginhawa ka. Sabi kong ganun. Kaya sabi ko, Lord, thank you po nung pauwi na kami. Lord, thank you po. Tapos nung nakauwi na kami, aba, eh pasado alas 12 na pala. Hindi natin nalaman. Alas 12 na pala. Mga 12:10 po, 12:15, hindi ko naramdaman. Sabi ko, gusto siguro ng Panginoon, magalak talaga ako. Ako, thank you Lord for all the happiness. End of my sharing. Amen. Praise Amen. God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige, ano po? Kunti lang yung, kasi nakalimutan ko magpaalam kila Sis Irene dahil nga itong aming mga PWDs. Eh nauna pa sa akin sa baba. Nakasabi ko ba? Kung nauna pa yung mga ano mga PWDs sa baba. Kaya nga eh. Eh ako sabi ko doon sa kasabay ko, tanggalin ko kaya itong heels nito, magpaan na lang ako. Nakakatuwa po talaga. Yung event talagang really blessed. May mga nahirapan pero isang saglit lang naman yung hirap eh. Mamaya wala na yun. Kaya yun, napaka-blessed nung. Isang mga tuhod. Amen. Saka, nga, eh, sabi ko nga, nag-usap nga kami nila Sis Mila, mas masarap pala umatin talaga ng event na nandun si Lord. Hindi yung puro kasiyahan lang, puro ladalan lang. Napakasarap. Yun yung isang na witness namin sa buhay namin. Amen. Christian Thanks, celebration yung Sis, ano? Yun ang kind of your Christian celebration. Teacher training. Teacher training, magdagdag lang po. Ay, sige po. Kamila, tita Teacher Ruby. Totoo po yung lahat ng sinabi ni Tita Mila. Thank you, Tita Mila, sa humble po ni Tito Ray, yung nangyari po sa atin sa Bato-Batong Parking. Nakakatuwa talaga kasi doon makikita at gumagalaw si Lord. Yung sinasabi ni Tita Mila na marami kumakay, ganun din kay Brad Pitt, marami kumakay sa kanya. Kaya tuwan-tuwa po kami kasi hindi namin narandaman yung hirap at sakit na yung naranasan namin noon. Nai-enjoy po kami dahil umuulan, nakapayong kami, nakakatuwa. Dahil si Tita Mila, Tito Ray, thank you po sa inyong lahat, Tita Mila, Tito Ray, Brad, Sister Ruby. Talagang ando doon talaga si Lord. Kasi si Brother Pitt, ganun din ang experience niya. Ang dami mong kumaakay sa kanya. May kumuha ng bag ko, may kumuha ng tungkog niya. Nakakatuwa po talaga. Talaga, Amen. Ang Panginoon Diyos, hindi tayo pinababayan. Thank you, Lord, talaga. Thank you. Amen. Camila, thank you, Tito Ray. Praise God. Ayan po ang
Ayan po ang ano eh, description. Sige po sis, oh, wait lang po. Sunod ka po. Yan po yung description po ng ano eh, ng conviction of the Holy Spirit na hindi po yan mapapalagay ang ating mga kapatid na hindi mai-share yung kanilang ano experience eh, no? Magko-closing prayer lang po tayo, pero talagang ayan pa din nag-uumapaw sa pasasalamat sa Panginoon. Sige po Sister Rosel, go ahead po. Hello po, yun po. Good morning po. Gusto ko lang din po i-share yung experience po namin. Kasi yung pinsan ko po, na lagi kong sinasabi sa inyo na nag-encourage po sa akin na umatin ng DMPAT, 4 na araw na po siyang may sakit. So parang imposible na makarating po siya dyan. Yung asawa niya po, isa po sa mga tumugtog po. Ngayon po, nung araw po na yun, the day before ng birthday po ni Sister Irene, may sakit pa rin po siya. Kinabukasan po, naimsan po yung sakit po, na wala po yung sakit po sa leeg niya. Nakarating po sila para ano po, matunghayan po yung kaarawan ni Sis Irene. Ngayon po, sinabi niya po sa akin, madaling araw po nag-aabang po ako. Ang sabi ko po, 2 a.m. po dito nag-aabang ako. Hindi ko po kasi alam kung saan yung FB Live. Ngayon, shinare niya po sa akin, nasa backstage po sila. Shinare niya po sa akin yung paglalakad ni Sis Irene. Sobrang kinalabutan po ako. Pagkagising ko ng umaga, nakita ko po agad yun, kahit maiksing video lang. Pero nakakakilabot po talaga. So talagang sobrang nakaka-bless daw yung araw na yun. So ayun po, masaya po ako para kay Sis Irene po. Nakaka-proud po. Sana maging, mapapasana all ka. Sana maging katulad po siya ng ibang magulang, ng ibang nanay. Ayun po, maraming salamat po ulit. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Alam ko nandito din siya kahapon yung pinsan ni Sister Rosel, nagpatotoo siya kahapon, no? Natandaan niyo po ba? Kahapon nandito siya sa ating pong DM pad yan. Siya yung nag-encourage sa kanya na umattend po dito. Praise the Lord. Sige po. Meron pa po bang nagtataas ng kamay? O wala na? Mighty, okay na po. Yan. Maraming salamat po sa mga humabol. Sige po, praise God. Ano po? Hindi pa po tapos siya hanggang bukas pa po yan. Yes, sige po, ibagyandaan pa rin po natin yan tomorrow. Let's allow the Holy Spirit to lead us in our kung ano po yung nais niya, gawin po natin dito po sa DM pad. Ayan, praise the Lord. Maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa. Isang malakas na palakpak para sa ating pong Panginoon. At darako na po tayo sa ating pong closing prayer. Hallelujah. 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 All the glory, honor, and praises belongs to you alone, our God. Hallelujah. We praise you, Holy Spirit. We praise you, Lord Jesus. Maraming salamat po sa inyo pong paggabay sa gawain ito, sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga pong damang-dama po namin ang kagalakan at nag-uumapaw na nasaya, Panginoon, sa ginawa po ninyong successful event sa 50th birthday ni Sister Irene kahapon, Panginoon. At maging dito sa gawain po ng DM Pad, Panginoon, ay naranasan din po namin ang inyo pong patuloy na pagkilos at patuloy, Panginoon, na pasasalamat ng bawat isa po sa amin, O God. Lord, maraming salamat din sa wala po si Sister Trini. Oo. Patuloy po tayo sa diwa ng panalangin. Hallelujah. O Diyos, marami pong salamat, Panginoon, na patuloy ang iyong mayamang presensya ay nararanasan po ng bawat isa. Salamat sa lubos na kagalakan na naririto po sa aming puso. Dalangin namin manatili po ito, Panginoon, habang kami po'y may hininga, habang kami may buhay. Lord, gawin mo nga pong maging makabuluhan ang bawat araw ng aming pong buhay. Salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat sa isang napaka-memorable, Panginoon, na ginawa mo po sa araw ng July 16, 2022. Hindi po namin makakalimutan, O Diyos, ang araw na ito. Lord, salamat sa buhay po ng aming mga kapatid dito po sa DM Pad. Patuloy na ingatan mo po ang buhay ng bawat isa. Ano man po ang nais ng bawat isa, Panginoon, panalangin, lalong-lalo na po, Lord, sa mga panalangin ng kagalingan
kalakasan sa mga physical na katawan, even the salvation, Panginoon, ng aming pong mga mahal sa buhay. Tinataas po namin sa iyo ang kapatid po ni Sister Ruby Lacuna. Lord, continuous healing, Panginoon, kay Kuya Enrique, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, ikaw po ay lubos na nakakaalam, Panginoon, ng kalagayan, Panginoon, sitwasyon ng kanyang kapatid. Kaya naman, Panginoon, hindi po kami mapapagod sa bawat araw na idulog, Panginoon. Lord, ang kapatid po ni Sister Ruby. Lord, na maranasan, Panginoon, ang himala ng iyong kagalingan. And we just continue to declare, but by the stripes of Jesus, by the stripes of Jesus, sa mga dugo, sa latay sugat na natamo ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, we declare that Kuya Enrique, Lord, is already healed in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. That is our declaration by faith, Lord. Maraming maraming pong salamat. Maging Lord, continuous healing po, Panginoon, and we claim, Panginoon, ang kagalingan po sa buhay po ng kuya ni Sister Vivian, Lord. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Panginoon, lahat po ng aming pong mga kapatid na may kahilingan sa kagalingan, kahilingan, Panginoon, sa lahat ng pangailangan, Lord, sa bawat araw, ikaw po ang nakakaalam ng bawat sitwasyon po ng aming pong buhay, Panginoon. Lord, maging ang aming pong mga kapamilya, bawat miyembro po ng aming pamilya, Panginoon, pagpalain mo po ng lubos ang buhay po ng bawat isa. Maraming maraming pong salamat, Lord. Maging Lord, sa gawain mamayang 10 a.m., we pray, God, for your anointing be upon the speaker sa buhay po ni Brother Bobot. Lord, upang ang lahat po ng makakapakinig, Panginoon, ang lahat ng mga sasabihin, Panginoon, ng speaker mamaya, ito po ay magdulot sa amin ng higit na kalakasan sa amin pong spiritual na buhay, maging sa lahat ng aspeto po ng amin pong buhay. Maraming maraming salamat, and we declare that Jesus is Lord over our life. Jesus is Lord over our family. Yan po ang ating deklarasyon, mga kapatid. Jesus is Lord over our health. Jesus is Lord over our finances. Jesus is Lord over the Philippines. And Jesus is Lord all over the world. At walang gawa, tangka, o anumang plano ng kaaway ang siyang makakapenetrate sa aming buhay. We cancel all the plans and the works of the enemy in our lives, in our family, even sa aming pong kabuhayan. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, balutan mo po ang buhay po ng bawat isa, kasama ang bawat miyembro ng aming pamilya, kasama po ang aming tahanan, ang aming kabuhayan, ang lahat-lahat sa aming buhay. Ipinababalutan po namin ng banal, makapangyarihan, mapulang dugo ng aming Panginoong Jesus. Sa iyo, O Diyos, namin maingat na ibinabalik lahat ng papuri, kalhatian, karangalan, pasasalamat, pagsambang wagas, at patuloy na deklarasyon, Panginoon, ng walang hanggang pag-ibig mo sa amin, aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na nakatunghay mula dyan sa iyong kabanal-banalang trono sa langit. Ang walang hanggang, walang patid na pagpapala mula sa iyo, aming Panginoong Jesus. At ang matamis na pakikipisan at yakap ng iyong mayamang presensya, banal na Espiritu, sumaamin ngayon, bukas at magpakailan pa man. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ng mga tagalangit ay magsabi ng Amen! Amen! Praise God! Amen! Yan na po si Sir Trini. Hindi ko alam na wala ko po ako. Sorry. Okay po. All things okay, work together okay. For good. Buti na lang so po, dumilat ako. Nalobat pala yung aking gamit na. Hindi po ako dumilat. Nag-losing prayer ako hanggang dulo. Ayan, over passes. Glory to God. See you tomorrow. Thank you po. Thank you, God bless everyone. I love you. Thank you, guys. God bless mga kumares. Bye-bye. Thank you po. Bye po. See you 10 a.m. po. God bless. Love you, Sis Irene. God bless everyone. Love you all po. Love you all po. Mama. God bless po. See you.